everyone, welcome back to my channel. So if bago ka pa lang sa channel na ito, don't forget to click the subscribe button, like and comment down below. Alright, so today's video ay ipapakita po namin sa inyo ang refrigerator na nabili po namin sa halagang $6. What? $6? Yeah, totoo po yan. We bought it for $6 ang refrigerator. Okay, so is it amazing, diba? Saan kayo makakabili ng $6 na refrigerator? Okay, ganito po kasi yung kwento niya. Bakit kami nagkakaroon ng $6 na halaga ng refrigerator? Okay. Pero bago po ang lahat, okay, ano ba ang refrigerator? Ang refrigerator po ay isang lugar na malamig. Okay. At dyan po natin ilalagay ang ating mga iba't ibang pagkain tulad ng gulay, karne, isda, mga pagkain na especially yung mga leftovers. Yun, dun po natin nilalagay ang ating mga pagkain, di ba? So, today po, matutunghayan po natin ang refrigerator na iba ang nilalagay. Hindi pagkain, hindi karne, hindi isda, hindi gulay. Iba po ang nilalagay po natin dito. So, what are we waiting for? Let's get started. Okay, chunka man. Yun pala. Okay, ganito po kasi yung story behind this $6 na refrigerator. Yung jowa ko po kasi, matagal na niyang wini-wish sa buong buhay niya na magkaroon siya ng refrigerator. Kaya ayun, may dumaan at alam niyo ba kung sino yung dumaan magbubuti? Bakal bote. Parang yung bakal bote, nag-buy and sell po siya ng mga sira-sirang mga appliances, mga bagay-bagay na yan. Okay, so ang ginawa po niya is na timing po na ni Jowa Bells na yung bakal bote nagbibenta nung refrigerator na yun sa halagang $6. Ayun, kaya binili niya kasi actually mga besh, marami kasi siyang mga tools na nasa parang nilalagay niya lang sa isang tabi, sa isang lugar. Eh, gusto niya kasi na organize ang dating. Kaya ayun, yun na yung chance na nakita niya yung refrigerator na naghahalagang $6. So, tara! Tingnan natin kung ano ang itsura ng $6 na refrigerator na nabili namin sa isang bakal bote. Let's go! Hi guys! This is it! Fancy it! Okay, ito na po ang refrigerator na nabili po natin sa halagang $6. As you can see, its color is white. Yes, ganyan po siya kalaki. At yung sa may gilid po niya, makikita natin na may mga kalawang. So, also, talaga siya magagamit sa bahay at saka panglabas na lang talaga siya at sa mga bagay din na para sa kanya. May mga bagay kasi na hindi talaga para tukong maaaring para na siya sa ganito. So, ganun mga bagay na yun. Okay, so yeah, it's very para siya yung magsilbing lock niyan. So, sinutasan po niya para lagyan ng ano. Ta-daaang! This is what you can see inside sa freezer part.
Yan, makikita mo dyan yung black decker, yung mga ginagamit sa panghiwa, may paleta din dyan, panghiwa, pangbutas, pangputol. So, yun yung mga nandyan. Ito naman po yung hammer na pamukot sa mga matitigas na pang. Sa loob ng ref na to, pinutasan po siya para po siya mapaglagyan ng mga hook. At yung mga hook na yan po, yung mga sobra ng welding rod, yung parang pudra niya, inaalis. Tapos yung natira, yun binibend at nilalagay dyan sa mga butas para pwede siyang mahang ng mga tools na pag-ililigpit ng natin dyan, mga flyers, iba't ibang klase ng flyers, meron ding iba't ibang klase ng screw, Phillips screw, ano pa bang screw yun? Basta name it and the screw that you want is already there. So, familiar to ng mga kalalakihan is for girls. Okay, meron din tayong long nose. Mabuti pa itong flyers na to. Long nose tayo. Ano na lang kaya? Alright, so as you can see, meron din tayong isa pa. Oh, kanino yung toothbrush to? Oh, sino may ari ko? Kukuha. Kunin nyo na. So, may ibang hammer din tayo. At sa loob din ng tools na, sa loob din na ng refrigerator na ito ay yan, may tools tayo na para pang putol ng mga kahoy o di kaya ng plywood. Then also we have another kinds of tools. So may screwdriver, screw, may cutter, hinahang din po tayo na mga yabby tufo sa pagkakaalam ko. Yung mga suturing guns, mga ano tools para sa pagkuha ng mga bolts, mga nuts, yan, in different sizes. Below is mga maliliit na bagay. Alright, so yan po ang ano purpose kung bakit ko siya binili sa halagang 300 pesos or $6. Malaki na po ang naitutunan. Nilagay na lang po dito sa shop at gayon din ang purpose niya, nilalagyan din po siya ng mga tools para matago yung mga tools pagtapos na siyang gamitin. Ganoon din po, may butas din po yan. May butas tapos nilalagyan din po siya ng rod na binipin para gawing hook para mahang po yung mga tools na ginagamit. So, itong refrigerator na ito, nasa shop po yan siya. Kaya as you can see, medyo matumi kasi mga grasa, yung pang shop, ang ganyan talaga pag shop na more on grasa. Okay, so yun po ang makikita natin sa ating mga tools organizer. Kumbaga, so it's where we keep the tools and make it
everyone.